Ang rekomendasyon ng IAS ay patawan ng mabigat na parusa na dismissal from the service yung mga pulis sa Agusan Resort na nang hold up sa isang pastor na allegedly namimili ng agar-agar wood. Kinuha po yung kanyang, pati yung kanyang Ford Ranger Raptor, pati yung mga cellphone ng kanyang mga kasamahan. Pangyayari ngayon sa loob ng chapel. Naisumiti na ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa opisina ni Police Regional Office 13, Police Brigadier General Romeo Caramat Jr. ang kanilang rekomendasyon para tanggalin sa serbisyo ang 7 pulis na sangkot sa pagnanakaw at carnapping noong January 14 sa Agusan del Sur. Ang mga pulis ay kinalalang sina Police Lieutenant Colonel Jared Charles Joaquin, ang hepe ng Agusan del Sur Police Intelligence Unit, Police Senior Master Sergeant Ronald Laro, Police Staff Sergeant Daryl John Mozo, Police Staff Sergeant Richard Ayala, Police Staff Sergeant Lolito Valdez, Patrolman Ivan Klein Osorio, at Patrolman Sebastian Batausa. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, guilty sa kasong grave misconduct ang mga nasabing pulis dahil napatunayang ilegal ang operasyon ng mga ito laban kay Jasper Pabilik na isang negosyante. Kasi ang kanilang paratang ay sila daw nag-operation ng ilang regular operation ng anti-illegal drugs at natsansapan lang daw nila ito na may nagbibintahan sa loob ng chapel ng agar-agar. Kaso lang yung kanilang allegedly operation is undocumented. Sa halip na kasuhan si Pabilik dahil sa pamimili ng ipinagbabawal na agar woods, kinuha lamang ng mga pulis ang pera nito na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso. Ford Raptor na sasakyan, cellular phones at nakumpiskang agar woods. Itong mga allegedly na minakaw dito sa complainant ay nakuha sa kanilang posisyon at yung agar-agar, yung sasakyan at saka yung ibang pera na allegedly kinuha ng mga suspect. Kung aaprubahan ni General Caramat ang rekomendasyon ng IAS, hindi na makukuha ng mga pulis ang kanilang mga benepisyo at hindi na rin sila makapagtatrabaho pa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.